kahirit funliner na si Jenzel Angeles makakabonding din natin. Hello mga kapuso! Siyempre, hindi tayo papahuli kay Mama Cara. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Little Boracay ng Kalatagan, Batangas. Samahan niyo ko sa gagawin natin today, ang pamumulot ng kamot pusa seashells. Tara! Hi, Kuya Padong! Ayan mga kapuso, si Kuya Padong po ang nakakasama natin para sa pangunguha ng kamot pusa seashells. Ano nakikita niyo na Kuya? Ito po, ma'am. Parang may balbon-balbon siya, no? Oo, parang may balbon-balbon siya. Okay, mabalbas siya. O, sige. Medyo mahirap pala siya kasi hindi mo kita. So, kakapain mo lang. Tapos, pag kinakapa mo, lumalabo yung tubig. Kaya hindi mo talaga siya makikita. Bukod sa maputik na bahagi ng dagat, nagtatago rin ang kamot pusa o blood clams sa mga seagrass. May mga slimy ka lang na mahahawakan minsan kasi nga hindi mo alam kung ano-ano yung mga nasa ilalim eh. Ayan. Pero madali lang pala siya. Madali wala. Ma-effort lang talaga. Isa pa ulit. Ayan, umukot yung red niya kasi. May mga sira-sira ka pang makukuha. May mga slimy lang talaga eh. Binibigyan mo ba ako dito? Ayan, nakuha ulit. Medyo ingat-ingat lang sa pagkuha ng kamot pusa kasi baka magasgas yung kamay natin sa mga iba-iba pa nating nakakapa dito. Hindi lang daw kamot pusa ang shells na makukuha rito. Meron ding butilhak, sikad, at tahong na kanila ring ibinibenta at niluluto. Ayan mga kapuso! Ito na! Ang mga nakuha naming kamot pusa seashells ni Kuya. Samahan niyo ako! Gigisa ng luya at sibuyas. Gigisa lang po natin to hanggang sa mag-brown po yung ating ingredients. Ayan na, lumalabas na yung amoy. Gisa pa lang, parang masarap na ang kalalabas. Lumalabas na po yung aroma. Mm-mm. Sunod na ilalagay ang tanglad at ang kamot pusa shells. Kapag po nalagay na natin lahat, so takpan po natin. Wait lang po natin ng mga 5 minutes. 5 minutes? Yes, ma'am. Okay, para magbubukas-bukas yes, na siya. Yes, ma'am. Kapag bumuka na ang mga shell, pwede na itong timplahan ng paminta, asukal, seasoning, at asin. Sunod na ilalagay ang papaya. Tatakpan lang ito at pakukuluin muli ng 5 minuto. Okay na ata, Kuya. Yes, ma'am. Kumukulo na po siya. So, dadagdagan na lang po natin na siya ng tubig okay. Para sa dagdag sabaw po. Lalagyan din ito ng kaunting patis. Pagkatapos, pwede na rin ilagay ang dahon ng sili. Ready to serve na ang ating tinolang kamot pusa. So, ito na ang ating tinolang kamot pusa na may butilhak. Tikman na natin! Okay. So, ito ang ating kamot pusa. Ang bilis lang niyang matanggal sa kanyang shells. Unlike pag mga tahong kasi, ito, makikita nyo, halos tanggal na yung mga laman ng kamot pusa sa kanyang lagayan. Hindi siya mahirap tanggalin sa kanyang mga shells. Okay. Harap.
Ang sarap ng pagka-chewy niya eh. Tapos malaman siya kahit maliit. In fairness, malasa siya. Ang sarap niya sa tinola. Grabe, hindi ako matigil sa pagkain ng kanin din, ha? In fairness, pwede itong alternative sa nakasanayan natin na tinolang tahong. O, di ba?